لحياتي قرآن. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. ونو طيب واي لوغوس نقا بسلامات سدكي لغلوميكا أن الله سبحانه وتعالى سمع بكاكاتاو نكان يان إبنكا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 ك
lamang sa napaintulot po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na po sa pagbibigay ng oras, kanyang landas. Siyempre, kapag ang oras ay ginagamit sa makabundong bagay, ayan, madali po sa isang tao. Kahit hindi mo siya anyahan, hindi mo siya paiwan, kusang loob na siya mismo magbibigay ng oras para sa makabundong bagay. Pero pagdating po sa kabilang diyan po tayo nahihirapan kasi siyempre nandiyan na si Satanas, bumubulong sa atin at pinipigilan po tayo magbigay ng oras sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya masyurte po mapalad ang mga taong nakakapagbigay dahil ibig sabihin sila po ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na makapagbigay ng oras at mapagkaluban ng biyaya at habag mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang talata na sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Katotohanan, si Allah ang nagpipili kung sino ang kanyang pagkakaluban ng biyaya at katimpala. Kaya alhamdulillah, napabilang po tayo doon. At iniling po natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging focus 100% na delisay po ang ating layunin. Wala po tayong ibang inisip maliban lamang na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay po, dahil siyempre medyo nakasubra tayo ng oras at 1:30 po tayo magsisimula. Ngayon naka 1:45 po tayo. Okay, dahil ito po yung simula ng ating pag-aaral sa level 2. Kung tutusin, ito ay parang continue dahil siyempre matagal na tayo nag-aaral ng Quran o pagbabasa ng Quran. Mga ilang buwan yata mula nang nagbakasyon po tayo at pagbalik natin medyo busy kaya hindi tayo nakakabalik noon sa pag-aaral. So paintulod niya lang ngayon magbigay siya ng panahon, oras na tayo makabalik po sa pag-aaral. Okay. So sinadya po namin na ginawa namin yung dalawang tao para magkaiwalay po yung level 1 at saka level 2. Pero ano pa rin, kung halimbawa oras ng level 2, wala pong masama na umatin pa rin ang mga level 1. At ganun din, yung mga level 1 na oras nila, walang problema kung magiginig din yung mga level 2. At least, alam po natin kung anong araw po tayo, halimbawa kung level 1 po tayo or level 2. Malinaw po na pag mga level 2, sila yung advance, marunong na magbasa kahit na mabagal. Kumbaga, kabisado at alam po nila yung mga Arabic alphabet, yung mga vowel. So kahit na mabagal magbasa, at least marunong sila magbasa. So sila pa rin ay tinuturing natin ang mga level 2. Yung mga level 1, sila po yung mga beginner, no? Hindi pa ka masyadong kabisado ang Arabic alphabet, kahit na mayroong alam pero hindi masyadong kumbaga hindi kompleto. Opo. Okay, ngayon ito po ang magiging patakaran po natin inshallah sa ating kumbaga pag-aaral. Unang-una ang aking ituturo muna sa inyo ay patungkol po sa mga tajwid. Parang balik-aral po tayo. Alam ko po na may alam po kayo, may idea po kayo sa mga tajwid kasi siyempre pag nagbabasa ang tao, doon mo makikita o malalaman na siya po ay marunong sa mga tajwid. Pero magbabalik-aral pa rin tayo kung mayroon tayong nakaligtaan para kung alam po natin, alhamdulillah, para lalo kumbaga lumalim ang ating kaalaman doon. O, yun ang una na aking gagawin po ngayon na magtuturo po tayo muna sa tajwid. Pagkatapos natin yung aralin yung tajwid, yung mga batas, mga hukum sa pagbabasa, saka na lang po tayo kumbaga lilipad sa pagbabasa. Bali ang napili ko po na babasin po natin kapag natapos po natin itong tajwid ay doon po tayo sa Surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf, doon po tayo magsisimula. Dati-rati po ang aking tinuturo po sa inyo na ating binabasa ay Suratul Baqarah. So Surah Al-Kahf tayo lilipad, inshallah.
Bali yung patakaran pa rin natin ay ganun pa rin yun. Halimbawa, magbabasa tayo bawat isa. Tapos, pagkatapos natin magbasa ay alamin po natin, ipapaliwanag po natin ang mga na nadaanan po natin na kamali o nakalimutan po natin. Tapos, magbibigyan din tayo ng mga ilang kalima o ilang salita, word, na bibigyan po natin ng ibig pagkaulugan para dagdag kaalaman o dagdag kaalaman po sa Arabic. Opo. Tapos, magbibigay tayo ng ano yung mga napulot na aral dun sa ating, kumbaga, binasa. Kasi siyempre, bawat mga talata, may mga napupulot na aral po dyan. At magkakaroon po tayo ng every, ano po, every 10 na times po na ating ni-present. Kumbaga, siyempre, magsimula tayo sa 1. Sa unang present, pangalawang ipopresent natin. Pag nakasampu po tayo, hindi makakaroon ng exam. Opo, sa mga kapatid natin, ang exam po natin ay pagbabasa pa rin. Inalam po natin kung sino yung nakaka-perfect sa pagbabasa. Opo, yun ang ating magiging patakaran. Opo. Ngayon, dahil meron po ako natitirang oras, kaya sinadya ko po na ngayon mag-aaral po tayo ng Tajwid bilang balikaral o review po natin. Opo. Dahil meron tayong level 1, nandiyan na si Sister Soledad, wala pong masama problema na kayo kayo magiginig para makadagdag din yan. Opo, pwede rin kayo makabol kung palagi po kayo atin po sa level 2. Kasi ang level 2, ito po ay medyo mga advanced na po. Okay. Ipapresento po muna na sa inyo itong mga Tajwid. Depende sa oras po natin. Kung hanggang sa ating oras, doon po tayo hinto. Opo, okay. Ito po sila, inshallah. Nawa ay maging dalisay po ang ating layo. Inshallah. Ahkamu anunu as-sakina wat tanwin. Ito po ay maaari na maraming bisis nyo naririnig sa mga naging ustad po ninyo, ustada po ninyo. Alam ko po na yung iba sa inyo ay maraming inatinan po na pag-aaral. Kumbaga, kung ito ay namit natin, ito ay ano po, nagre-review pa rin tayo po. Sa pagbabasa po ng banal na Quran, po kasi yun ang pinaka-focus natin, magbabasa ng Quran. Marami pong paliwanag patungkol sa mga batas o mga hukom sa pagbabasa. Pero ang pinakamarami na kung saan doon po pumapasok yung mga batas sa pagbabasa po ng banal na Quran ay ang tinatawag na mga hukom ng nun sakina, yung nun na tinatawag nila na hindi patha, hindi kasra, hindi dhamma. Kumbaga kung tawagin ay sukun. Yan po ang tinutukoy. Sukun. Okay. So, isa rin po yan sa, kumbaga, dapat inaalam ng ng babasa ng banal na Quran. Ano po ba ang batas pag yung nunus sakina ay nadaanan po natin at tapos may kasunod na mga litra. So, ano pong mga batas, ano pong mga patakaran at ano pong mga tawag po doon. Okay. What tanwin? At pangalawa, ang tanwin, pag sinabi tanwin, ito yung tinatawag na dalawang bawel na magkadikit. Kung tawagin po ay pathatay at kasratay at dommatay. Yung patha, pag ginawa mong dalawa, pathatay. Yung kasra, pag ginawa mong dalawa, kasratay. Yung domma, pag ginawa mong dalawa, nagiging dommatay. So bali, ito po ang pinaka-pangunahin natin aalamin po sa tinatawag na at-tajwid. Opo. Dito po pumapasok yung sinasabi po ng tagapaglikas sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Kumbaga, basahin po natin ang banal na Quran sa tamang pagbabasa. O di kaya tamang, kumbaga, mga batas, ano yung mga, kumbaga, patakaran. Kaya, ang isang mambabasa sa banal na Quran, alam po niya kung yung mga patakaran, siyempre, ibig sabihin, may papaliwanag po niya. Diba kasi siyempre, alam niya ano mga batas. Mayroon din pong mga natuto magbasa ng Quran pero hindi nila inalam ang mga hukom, mga batas po ng pagbabasa ng Quran. Natuto po sila dahil siyempre, lagi po nila pinapakinggan. Kaya pagdating sa pagbabasa, nakukuha po nila kung paano bigkasin at paano basahin. Pero dahil hindi po nila inaral ang mga hukom o tajwid na tinutukoy po natin, so maaari na pag itinanong mo sa kanila bakit naging ganito.
So hindi nila may papaliwanag din, hindi po nila inaral. Kaya mas maganda pa rin, mainam pa rin, na inaral po natin, pag-aralan po natin ang mga hukom, mga batas, o kung tawagin tajwid po, para mas nakakadagdag po yan, kung saan mas nagiging malinaw po sa atin. Kasi sa Quran po, sa katunayan, kapag hindi po tayo nag-aral ng tajwid, napakaraming mga litra po dyan na maaari po natin madaanan at mababasahin na hindi tama. Kasi may makikita ka po dyan na ito ang nakalagay na vowels, pero pag binasa mo yan, may kunting iibahin. Dahil pumasok po yung mga tinatawag na mga letra na dapat bigyan ng hukom o di kaya yung patakaran po doon. Opo, okay. Dahil po, sabi ko, ito ay maaari na balik-aral po ninyo dahil siyempre maaari na napakinggan niyo po sa mga ilang mga ustad na mga nagturo po sa inyo. Okay? Ngayon po, dito po tayo magsisimula. Po, tanda natin tayo. Para para nakikita po yan. Okay. Nakikita niyo po ba itong ano, araw niya para mas malinaw? Ayan. Opo. Magsisimula na po tayo. Ano po yung mga dapat aralin sa tinatawag na pamutajwid? Unang ho, ay meron tayong tinatawag na huruful idgam. Opo. Bali ni anim po sila. Meron ding huruful idhar, anim din sila. Meron ding huruful ikhfa, bali ano po sila, 13. At meron ding huruful harful iqlab na isa lang, no? Isa lang. Kumbaga, opo, sorry. Yung ano po 15 po yung tinatawag na huruful ikhfa, 15. Tapos meron ding one na tinatawag na iqlab. Okay. Bago po 'yun, dito tayo muna mag-concentrate at pumokus po. Ano po ba itong mga litra na tinatawag na huruful idgam? Pag sinabi na huruful idgam, no? Ito yung mga litra na kung saan hindi mo babanggitin yung nun. Diba? Nabanggit natin yung nunus sakina at saka yung tanwin. Yung tanwin, yung dulo po niya ay nun pa rin yun. Kaya hindi po natin babanggitin yung nun, kundi idudugtong po natin sa kasunod na litra na ang tinutukoy po ay ang yarmalon. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Sila po yung anim na letra. Kaya sa mambabasa po ng banal na Quran, dapat kabisado po niya at alam po niya itong tinatawag na litra, idgam na kung saan anim po sila. Ya, malun. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Sila po yung tinatawag na idgam. Hindi binabanggit po ang nun, kundi idinudugtong po saka kasunod ng mga litra na yan. Okay, para mas maging malinaw, ito pong mga halimbawa. Okay, magbitay ang halimbawa. Okay. Mayroong tinatawag na apat na litra sa anim na yan na tinatawag na maalgunna. Pag sinabi maalgunna, mayroon pong, kumbaga, yung pag binasa mo yan, mayroon ding guna. Kumbaga, medyo pinapahaba, no? Pinapahaba dahil siyempre gunna. Kumbaga sa haraka, dinadagdagan po yung haraka. Opo, para mas maging malinaw, magbabasa po tayo ngayon. Pakinggan niyo po maigi para malaman po natin kung bakit tinatawag na maal gunna at bakit tinatawag na mayroon ding degere gunna. Opo. Ang inunan po natin, apat po sila lamang. Yan mo. Hindi pa natin sinama yung ra at saka yung lam. Bali, apat po na sila. Ang tawag po sa kanila, maalguna. Kumbaga, pag binabasa po yan, medyo mayroong ano po, kahabaan ng kunti. Okay, halimbawa, unang litra, ya. Yung unang litra, ya. Pangalawang litra, nun. Pangtatlong litra, mim. Pangapat na litra, wow. So, hindi pa natin isinama yung lam at saka ra. Diba, anin po sila. Lahat po yan mga litrang, kumbaga, tinatawag na idgam. Opo. Okay. Pag ito ay binabasa po natin, kailangan mayroong maalguna. Ano po bang guna? Ito po. Okay? Yan ang halimbawa. Teka. Nakikita niyo po ba ito? Teka. Yung mga litra, malinaw po ba sa inyo? Hindi kayo magsalita para malaman po natin. Yes.
Yes, Ustad. Yes, yes. Malinaw, malinaw. Okay po. Okay, katulad po yan, itong nun ang tinutukoy po natin na nun na sakina. Okay. Pag ito ang nun ay babasahin po natin, dahil ang kasunod na letra ay ya, at ang ya na naman ay kabilang sa tinatawag na yarmalon o hurufun idgam, kaya hindi po natin babanggitin ang nun. Dahil siya ay kasunod na letra ay idgam. Opo. Kaya hindi po tama na basahin natin yan na man yakul. Diba? Ang tama pong pagbigas ay may. May yakul. Ang ibig sabihin, saan ba yun? Okay? Yes, okay. Ito, may yakul. Hindi na babanggitin yung noon kasi ito po ay ang litrang niya ay kabilang sa idgam. May yakul. Opo, yan. May yakul. Okay? At pangalawang alimbawa. Ayan. Yung noon. Yan. Minur. O kinawa niyan kasi yung noon doon, malinaw din na noon. Kaya tama pa rin yung minur. Okay, minor. Okay, yung mim, halimbawa ng mim, ha? Mim makani, mim makani, mim, babangitin yung mim na parang may shadda. Kaya mim makani, hindi po pwedeng min, kailangan mim makani. Ang waw, ayan, yung nun hindi babangitin, kundi didiritso po tayo sa waw, pero magiging tasdid o shadda yung waw, magiging mawaka, mawaka, ayan. Opo, ito yung mga halimbawa na nunus sakina kapag ang kasunod ay mga litrang idgam na maal guna, ang tinutukoy po na guna katulad ng pagbabanggit na limo, mayakul, mayakul. Hindi pwede yung mayakulo. Kasi pag binasa mo yan, mayakulo, walang guna. Kaya pagka para magkaroon ng guna, kaya mayakul, yan, mayakul. Ito rin, may guna rin. Minor, para may guna. Hindi po pwedeng minor. Parang mabilis. Hindi po pwedeng mabilis. Ito rin. Mim makan. Mim makan. Ito po ang. Okay. Mim makan. Okay. Yung wow, ganun din. Mawaka. Mawaka. Hindi po pwedeng mawaka. Parang mabilis. Kailangan mawaka, mawaka. So, lahat po yan mayroon tinatagong na idgam. Maalguna. Okay. Ngayon po, magbibigay tayo ng pangalawang halimbawa sa mga tanwin. Opo. Ito yung nunusakina, 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 nunusakina. Ang mga kasunod na litra ay mga idgam. Ngayon, ito po na naman ay tinutukoy po ay tinatawag na kasratain. Opo. Pansinin niyo po, kasratain yan. Minsan damatain, minsan pathatain. So itong tanwin po dito, dalawang bawil, yung isa po dyan, malinaw po yan, ay nun yan, nun. Pag binasa mo yan, hindi kasama itong yasduro, yaw maidin, yaw maidin. Diba? Yaw maidin, ibig sabihin nun ang kasunod. Yaw maidin. Pero dahil ang ya ay kabilang sa idgam, kaya yaw maidin yasduro. Yan. Yawma idi yasdur, ibig sabihin magiging dubli yung ya, no? Parang ano po, pero pa may guna. Yawma idi yasdur. Hindi po pwedeng yawma idin yasdur. Kailangan idudugtong mo yung nun na tanwin doon sa tinatawag na ya. Kaya yawma idi yasdur. Okay. Pangalawang halimbawa sa nun. Ayan. Diba yan ay jannatun. Damma yan ha. Pero damma tayo niya. Dahil simbre, ano po, jannatun. Jannatun. Okay. Ngayon, pag magbabasa tayo, jannatun na'im. Jannatun na'im. Kasi kailangan may guna. Jannatun na'im. Okay. Sa mim na halimbawa, yan. Ito po, siratin. Ha? Siratin. Siratin. Okay. Ngayon, dahil mayroong mim na batang ano po, idgam, kaya siratin mustaqim. Siratin mustaqim.
So yung mim doon kayo may merong guna. Siratim mustaqim. Okay, sawaw na naman. Sawaw tayo. Jannati wa uyun. Yan. Ito po ang ano po tinatawag na idgham po sa waw. Jannati wa uyun. Ibig sabihin mayroon pong idghamal gunna. Diba? Ito po yung sinasabi na hindi babangitin yung nun na tanwin. Ito po. Tapos gagawin mo yung waw na parang dubli. Opo, ulitin natin ha. Yawma idhin yasduru jannatun na'im siratim mustaqim jannatin wa'uyun. Wala ni nabanggit natin o binasa po natin na narinig yung nun na separate, kundi ang ginawa po natin basya na idinudugtong po natin sa mga kasunod na litera tulad ng ya, nun, mim, waw. Sa ano rin sa baba? Ya, nun, mim. Okay. Ngayon po, lilipat po tayo sa ano po kung ano, may bulpin kayo, pwede rin pabilisan. Pero huwag kayong mag-alala kasi pagkatapos ng pag-aaral, sinisin ko po kung ano yung ating napag-aaralan ni Shala. Okay. Ngayon, lilipat tayo sa dalawang natitira na litra. Kasi nauna yung apat, di ba? Anim po na tinatawag na huruful idgham. Anim po sila. Ngayon, yung natitira na dalawa. Itong natitirang dalawa, lama at saka ra, sila yung tinatawag na bighairi gunna. Pag sinabi bighairi gunna, hindi na po kailangan yung parabang pinapahaba na binabanggit na katulad ng pagbabanggit natin sa mga nauna. Ito po ay dapat, ano po, pabilisan po yan. Yung lama at saka ra. Opo. Okay. Ngayon, alimbawa, yan. Yung nunus sakina, ito, tingnan natin nun. Tapos meron ning lam. Diba? Lam. Yan ang kabilang sa idgham. Okay. Pag binasa po natin yan, kailangan mabilis. Okay? Hindi natin babanggitin yung nun. Didiristo tayo sa lam. Pa-illam. Pa-illam. Hindi po pwedeng basahin natin na pa-illam. Kasi nalalagyan po natin ng gunna. Kailangan walang gunna. Ha? Pag may gunna, yung nauna po. Itong dalaw na natitira, ito yung walang gunna. Yan tinatawag na bighairi gunna. Pag binasa natin po yan, pa-illam. Hindi po tayo pwedeng magbasa na pa-illam. Nakatulad ng nauna po ng mga litra na mayroong gunna. Opo. Okay, pangalawa. Ra. Itong ra. Okay. Pag binasa po natin yan, di ba yung nun, hindi babanggitin, didiritso po tayo sa kasunod na litra. Mel Rabbihim. Mel Rabbihim. Pag binasa po natin yan, hindi po hindi tayong magtagal. Babasahin natin ng parang Mel Rabbihim. Mali pa rin yun. Diba? Mabilis yan. Mel Rabbihim. Mel Rabbihim. Yung Bismillah, mapapansin niyo po. Bismillahirrahmanirrahim. Yung raro. Bismillahirrahmanirrahim. Diba? Pag ra, hindi yan pwedeng pahabayin. Nababasin natin, merabihim mali. So, ibig sabihin, itong dalawa po ay pares po sila ng kumbaga hukom na pabilisan, kaya tinatawag na bighairi gunna. Yung una, maal gunna. Ito, bighairi gunna. Okay? Pailam, pabilis, pailam, merabihim. Okay po, so dito po nagtatapos yung anim na litra na kung saan na mga tinatawag na huruful idgham. Ulitin po natin, anin po sila? Opo. Ya, mim, lam, ya, mim, waw, at saka nun. At saka lam, at saka ra. Okay, ngayon mag-exercise po tayo. Mayroon pala, nakalimutan ko. Sa baba, mayroong tanwin, halimbawa, itong tanwin na halimbawa. Yan. Dala, dito tayo muna. Ito po, pag binasa natin, waylon. Waylon. Ibig sabihin, waylon, kapag binabasa natin yan. Pero kapag didiritso tayo, maging damatin po yan, kaya magiging waylon lil kafiri. Waylon lil kafiri. Mabilis. Waylon lil kafiri. Hindi po pwedeng basahin natin yan na waylon lil kafiri. Mali. Kailangan mabilis. Waylon lil kafiri. Mabilis.
Dito na naman sa ra, ito pag binasa natin, gafurun, gafurun. Pero dahil ang kasunod ay idgam na litra, kaya babasin po natin, gafurur rahim. Gafurur rahim. Kaya mali pa rin kung babasin natin, gafurur rahim. Mali, kailan mabilis. O gafurur rahim. Opo. Okay, so dito po nagtatapos ang mga litra ng mga idgam. Ngayon, mayroon tayong exercise po rito. Nandiyan na si, ano, si Asma at saka si Mariam. Opo, pwede rin sila mag-unahan kung ano po yung mga ipapalabas po natin dyan. Okay, exercise tayo. Nandito po tayo. Exercise of horrible idgam. Magsasanay po tayo, tamrin po tayo sa tinatawag idgam. Okay? Kung ano pong lumalabas po dyan, basahin natin na, inshallah. Medyo marami-rami po yan. Okay, saan tayo una? Yan, litrang niya. So, unayin po natin yung litrang niya. Opo ha, na halimbawa. Okay, pangalawa, litrang nun. So, mauna tayo muna sa ya, tapos yung nun. Okay, hindi. Si ano muna? Si okay, si Mariam. Opo, si Mariam. Bali kayo po ang unang magbabasa, kung ano yung lumalabas po diyan, kayo rin ang magbabasa. So hindi po ano ha, ibang babasahin natin, kundi kung ano yung nabasa natin sa nauna, yan pa rin ang ipapakita po natin. Kaya ulitin po natin, kayo mismo ang papakinggan ko. Kayo po ang muna, si Mariam, mamaya si Asma po, okay? Ikaw ang muna magbabasa, papapakinggan natin, okay? Pakibasa po yan. May, itong mahaba, Ustad? Opo, ito. Ano, itad-sweet ko na ba siya? Ikunik ko na o ano? Opo, basin, patulad ng pagbabasa natin kanina. May yakul. Tama. Next. Sa baba. Ibasa po yan. Ako? Pakiulit po na nawawala yung signal po. Dito sa akin kasi. Ika. Minor. Tama. Next. Teka, nawala yung ano, screen ko. Ano ba ito? Yama. Ala, nahirapan tuloy ako. Yaman, ah? Ano ba, Ustad? Yawma idi yasduru. Yawma idi yasduru. Pag-iulit. Yawma idi yasduru. Tama. Next. Ano ba ito? Kanina, nalimutan ko. Jan, ah? Janna, jan, tama sa jannato, jannato. Nung litra yan. Jannato, jannati, ah. Tama, jannato. Jannatun na'im. Tama, jannatun na'im. Jannatun na'im. Tama, okay, dyan na tunay. Okay, next. Ayun pala yun. Opo. Maliliit kasi. Okay, yan. Pag-ibasa po yan. Kung mim. Okay, anong lalabas? Yan. Yan, pag-ibasa po yan. Mim makin. Okay, mim makan. Ay, tama. Mim makan. Tama pa rin. Okay, mim makan. Okay, next. Mau waqa'a. Nalilito tuloy. Ang tagal ko kasing hindi na ganun. Okay, pag-ulit. Mau waqa'a. Okay, mau waqa'a.
Okay, so doon po nagtatapos yung pinapabasa sa inyo. Bali ngayon, papakinggan po natin si Asma, inshallah. Kung anong lalabas po dyan, nasusunod, yun pa rin ang babasahin niyo. Shukran, teacher. Jazakallahu khairan. Okay, next, Asma. Pakibasa po yan. Nasaan si Asma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakibasa po ito, ha? Kung ano yung lumalabas po dyan, yan. Yung may read, Ustaz, siratul mustaqim. Okay, tama. Next. Siratul mustaqim. Tama. Next. Jati wa Paki nasan ulit. hindi ko makita Ustad loading Paki ano? Paki wala akong internet ah, ganun. naririnig po ako Oh, naririnig ko po. Paki ulit. Paki basa ulit. Nawawala yung signal. loading pa Ustad wait lang inisahan lang ko talaga yung internet ko. Hello? Okay na, okay na. Jannatin wa'u Pakiulit po, pakiulit. Jannati Tuloy. Hello, Jannati Jannatin wa'u yun. Okay, tama. Jannati wa'u yun. Okay. Wa'u yun. Tama. Okay, next. Pakibasa po yan. Pakibasa po. Yung signal niyo siguro mahina. Lam. Okay ulit. Astagfirullah. Pakibasa po ito. Pakiulit po. Nagluloading pa. Ika lang, Ustad, hawa. Loading talaga siya, Ustad. Ayun, nawawala yung signal niya. Nawawala yung signal niya. Mahina yung signal niya, Ustad. Mahina ang ano. Nawala siya. Ayan. Ayan, nakapasok na naman. Unalok yung kanyang ano. Parang sa akin dito, malakas kasi nandito ako sa labas eh. Dami lang lahok. Mas malakas yung sa'yo. Malakas yung ano. Okay? Okay lang yun, Ustad. Basta makati. Sige po. Pakibasa po ito. Pakibasa po, ha? Ito po. Ako, Ustad? Hindi, si Esma, para tapusin niya yung hindi niya nababasa. Ito po. May harakat yan, Ustad? Opo, may haraka. Fa'in lam? Fa'in lam? Fa'in Opo. lam? Opo, huwag bagitin yung nuna. Fa'in lam? Tama, fa'in lam. Next. Aywa. Ito. Wailul? Wailul ka? Ah. Wailulil. Pag walang haraka, isukupo. Wailulil. Kafir. Wailulil Ka? kafirin. Tama. Next, ito po. Mar. Po. Man. Manora. Kasra. Kasra. Ha? Yung Min rabbihim. Okay. Min rabbihim. Mir hindi po. rabbihim tayem Tama. mir Mayroon. rabbihim Next, tama po. Tama. ghafurur rahim Pag-iulit. mir rabbihim ghafurur rahim. Okay. Subok. Jazakillahu khairan. Okay po. Doon po nagtatapos ang ating kumbaga. Ustad, dapat ano, alauna po mag-start kasi pag to na, Ustad, nasa kusina na ako, wala na po akong internet. Ah, ganun po ba? Mga one po, mga one,
Okay lang kasi hindi pa ako mag-start noon sa kusina. Pag to, nandito na po ako sa kusina, wala na po akong internet. Kaya nandito nga po ako sa tinatawag nilang host ngayon para Okay. makakonect. Di bale po, Inshallah po. ganito na lang po inshallah sa susunod, baka meron ding maghahabol na mag-enroll at madagdagan po kayo. Si Sister Soledad, di bale po kasi bukas yung kanilang oras pag-aaral. Marami ding salamat sa iyo dahil siyempre kahit na hindi po kayo level 2, pero matibarin kayo para magkaroon kayo ng gantimpal at biyaya. Inshallah po sa susunod, di kaya darating yung panahon na kayo rin ay magbabasa ng ganito, siyempre ito po ay para sa mga advance po. Okay po, dahil tapos po ang ating oras, 12:15, dapat 12:15 na ito tayo. Ulitin ko po, maraming salamat sa inyo dahil kung wala po kayo dyan, wala po tayong matuturuan at makakausap po. At hiniling po natin sa dakilang lumikha na mayroon tayong napulot na aral, inshallah. Kahit na po ito yung napag-aralan po natin, katulad po ang sinasabi natin na aral po tayo. So inshallah po sa next ay ipagpatuloy po natin, kasunod na pag-aralan po natin ay huruful dhuhar. Yung mga letra na kung saan na kapag nakasunod ng nun o sakina at saka tanwin ay babanggitin mismo yung nun na malinaw kasi siyempre idhuhar. Pag sinabi idhuhar, kailangan malinaw na babanggitin po yung nun at saka yung tanwin. Opo. So dito po magtatapos. Sana ay makamit po natin yung kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala at mapabilang po tayo sa mga taong kanyang gagatimpalaan na kung saan na ang paraiso. Dahil siyempre ang layunin po natin lahat ay mapabilang po tayo sa mga taong tatanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. So bago ko po isara, baka mayroon pong katanungan habol. Nandiyan na si Solidar, kung mayroon din itatanong, pwede rin magtanong, at least sa katanungan po. Ustad, hello. Ay. Okay. Isa-isa para masagot natin. Si ano po, si Mariam. Opo, sige po, tanong. Akala ko, Ustad, itutuloy natin dun sa Suratul Bakara. Okay. Dahil ito po ay bago nating ano, kaya naisipan ko na doon tayo muna sa Sural Kahf. Pagka natapos po natin, saka natin balikan yung kumbaga pagpatuloy yung ating napag-aralan isa. Okay? Okay. Okay. Si Asma, anong tanong? Ustad, pag ang ano ay mahirap yung tanong ko. Ako rin hindi ko naintindihan. Pag kayo nun sa akin, mayroon siyang, di ba, nun sa akin. Opo. Nun sa akin na. Kagaya po ng, ano, ng mim, kasra, mim, mim, kasra, mim, kasra, mim, syadda, fatha. Ano pong tinutukoy mo doon sa pagbikas? Alimbawa, okay. Kung sabihin ko po, example, di ba, nun sa akin na. Okay, nun sa mim, kasra, mim, syadda, fatha. Ano po ang ano nun, tamang rulings nun? Nun sakina, kasra, pakiulit? La, nun sakin. Okay. Kabinasa mo siya. Mim, kasra, mim, syadda, fatha. Kagaya ng halimbawa, mim masada. Okay. Di ba ano siya para siyang parang di ba nun sa akin 'yon? Basta ang pinakamahalaga po halimbawa pag sinabi na nuno sa akin na nauna po yung halimbawa nuno sa akin tapos karugtong ng mga letra ay depende kung idhar kailangan maging malinaw po yung nun na sa akin na marinig ng maayos. Idgam siya, Ustad. Opo. Idgam yung kasunod. Okay, pag idgam ng mga litra, kailangan magiging sadda. Katulad ng nabanggit nyo, magiging sadda po yung tinatawag na mga litra kasi idgam po siya. Halimbawa, yung yarmalon. Ibig sabihin kaya, yung nuno sakin na o di kaya tanwin kasi dalawa lang po yan ang kumapasok. Nun, sakin at saka tanwin. Kapag po yan ay nauna po, tapos ang kasunod yung mga litra idgam kabilang sa ating pinag-aralan na anim na litra, yun pa rin ang babanggitin ko yung litra. Halimbawa, yung ya, magiging dubli yung ya, yung nun, magiging dubli yung nun, mim, magiging dubli yung mim, wow, magiging dubli yung wow, la, magiging dubli, yung ra, magiging dubli. So, yun ititinutukoy ng mga litrang
ano po, idgam. Kaya para po madali sa atin at mabilis, tingnan po natin ano ang kasunod na letra sa nunusakina. Kung ang letra po ay idgam or idhar, ikhfa, kasi hindi pa natin natapos yan. Maaari na kayo po ay napag-aralan nyo, pero balik-aral po natin. Opo, so titingnan nyo muna kung anong kasunod, tapos doon nyo ibabasi po kung ano yung tamang pagbikas po. Di ba? Kailangan maisa ulo po, maisa, may makabisado po yung mga letra na kumbaga tinutukoy po natin. Ano yung mga idgam, ano yung mga idhar, ano yung mga ikhfa. Opo. Malino po ba sa inyo? Eh, inshallah po, Ustad, kasi mayroon lang akong confusion sa pag sinulat kasi siya at binasa na siya. Pag sinulat siya, parang mim, kasra nun, mim, shadda fatha, mim. Paano confused ka? Alimbawa, napakalinaw, di ba? Pag sinabi na uruful idgam, kapag ang sakina ay, nuno sakina ay kasunod na letra ay mim, kailangan idudugtong mo doon. Kumbaga magiging shadda. Katulad po itong mga binabanggit natin, binabasa natin, di ba? May yakul min nur min makani mawaka. Di ba? Pag nuno sakina. Pag sinabi tanuin, tulad ng sa baba, yawma idhi yasduru jannatun na'im siratim mustaqim jannati wa uyun. Yan po ang mga litrang idgam. Napakadali po yan, inshallah. Tapos yung lamat sa kara. O sige po, dahil po sa sobrang ating oras at meron po tayo. Inshallah po, Ustad. Jazakallahu khairan. Sa sunod po, Ustad, one na po, inshallah, Ustad, para ano, bago ako bumaba, may, okay. Tapos na po, inshallah. O sige po, hanggang dito po lamang, inshallah, sana hindi tayo magsawa. Ito yung simula. Jazakallahu khairan. Inshallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdi, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Ya. 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 Ya.